Ano nga ba ang quantitative tightening? Iyan ang katanungan ng ating tagapanood na si Gardo Sama. May kinalaman nga ba ito sa debt ceiling ng Amerika? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ang quantitative tightening ay isang uri ng patakaran sa pananalapi na karaniwang ipinatutupad ng mga sentral na bangko sa maraming bansa. At katulad nga halimbawa ng Federal Reserve na nagsisilbing Central Bank ng Amerika, ay ito ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng patakarang ito. Ang Federal Reserve ay bumibili at nagbebenta ng mga government securities katulad ng treasury bonds, o sa mas madaling paliwanag ay mailalarawan natin na isang dokumento para sa isang kasunduan. Halimbawa, ang Federal Reserve ay bumili ng bono o treasury bonds mula sa bangko, at ang treasury bonds na ito ay magsisilbing katunayan na mayroon silang investments sa pinagbilhan nila nito, at ito ay tutubo depende sa kasunduan. Habang ang pera namang ibinayad ng Federal Reserve sa commercial na bangko ay magagamit naman nila para ipautang naman sa mga negosyante na mayroong mas malaking tubo. Kaya't sa paraang ito ay parehong kumikita ang Federal Reserve at ang commercial na bangko. At para lamang sa paglilinaw, ang ibinabayad ng Federal Reserve sa mga bangko ay hindi aktwal na pera, kung hindi mga reserve lamang, nang sa ganun ay hindi na kailangan pang mag-imprinta ng pera. Dahil ang mga reserve na ito ay may napakalalaking halaga, kaya't bihira lamang itong inilalabas sa mga bangko. Kaya't ang karaniwang transaksyon lamang ng mga negosyante para dito ay sa pamamagitan ng online banking system o di kaya ay paggamit ng cheque. Kaya naman sa paraang ito ay napapalaki ng Federal Reserve ang supply ng pera sa bansa nang hindi na kinakailangan pang mag-imprinta ng aktwal na pera, dahil ang pag-iimprinta nito ay nakabababa lamang ng purchasing power ng kanilang pera. At ang isang paraan para palawakin ang supply ng pera sa bansa nang hindi nag-iimprinta ng maraming pera ay sa pamamagitan ng monetary policy na kung tawagin ay quantitative easing. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng tinatawag na open market operations, kung saan ang Federal Reserve ay magkakaroon ng malawakang pagbili ng mga treasury bonds mula sa mga komersyal na bangko ng bansa na magdadagdag ng malaking pera sa banking system nito na magagamit naman ng mga bangko para ipahiram nila sa mga negosyante. At bilang kapalit ay kikita naman ang bangko ng mas malaking tubo sa mga ito. Gayunpaman ay karaniwang mas maliit na lamang kaysa sa normal na tubo o interest rates ang ibinibigay ng Federal Reserve at mga bangko. Kaya naman mas maraming negosyante ang naaakit na manghiram ng pera sa mga bangko para sa mga panibagong negosyo. Kaya naman sa paraang ito ay mabilis dadami ang trabaho at mabilis lalago ang ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, kung magpapatuloy ng matagal ang sistemang ito ay posibleng magkaroon na ng maraming pera ang halos lahat ng mga tao. At kapag nangyari ito ay magkakaroon ng inflation dahil mas madami ang pera sa sirkulasyon. Kaya naman kadalasan ay ilang buwan lang ang itinatagal ng sistemang ito. At kung pag-uusapan naman natin ang quantitative tightening, ay masasabi naman natin na ito ay kabaligtaran lamang ng quantitative easing, kung saan ang layunin naman ito ay bawasan naman ang sirkulasyon ng pera sa bansa. At para mangyari ito ay sila naman ang magbebenta ng mga bono o government securities sa mga bangko na magiging dahilan naman para kumaunti ang pera sa mga bangko at muling tumaas ang interest rates sa pautang ng mga ito. At sa paraang ito nga ay tiyak mas kakaunti na ang mangungutang sa kanila, kaya't babagal na ang pag-usad ng ekonomiya. At kapag nangyari ito ay mas kakaunti na ang iikot na pera sa ekonomiya na magiging dahilan din ng pagbabawas ng paggastos ng mga tao. At kapag nangyari ito ay walang magagawa ang mga negosyante kung hindi magbaba ng presyo ng mga produkto. Kaya't ang quantitative tightening ay isang paraan rin upang bawasan ang inflation sa bansa. At ang pagpapatupad nito ay may kinalaman din naman sa debt ceiling ng Amerika. Dahil kung aabuso ang bansa sa paraan ng tinatawag na quantitative easing, ay tiyak malaki ang magiging epekto nito sa pagbaba ng makukuhang pondo ng gobyerno. Dahil kung lalaki ng lalaki ang inflation, ay marami ang maghihirap. At sa makatuwid ay bababa ang tax revenue ng gobyerno. At ganoon din naman kung lalabis sila sa pagsasagawa ng quantitative tightening, dahil posibleng maubos ang mga kumpanya sa bansang ito kung madalas nila itong gagawin, dahil ang sobrang paggamit nito ay magdudulot din ng malaking pagkalugi sa mga negosyo.